Okay, thank you, Brother Ben Vivo. Ayan, no? So, dito naman ako ngayon kay Angelito Narbay. Angelito Narbay, good evening. Tamay gabi. Okay, good evening sa lahat po ng mga nandito. Meron na po ako tanong, sir. Yes. Okay, so kasi po na panood ko po yung mga video ninyo dito sa punto por punto po. At ang tanong ko po, ano po si Cardinal James Gibbon sa inyo? Cardinal? So, naniniwala po ba kayo ng mga sulat ni Cardinal James Gibbon po? Yes, naniniwala kami. Maliban na lang doon sa ginagamit ng mga SDA na di naman hanapan ng original copy, wala namang maipakita. So, hindi po yun original? Hindi, may mga kasi meron kasi ginagamit ng mga quotation sa mga SDA na kung hanapin po, na halimbawa yung ano yung September 23, 1893 Catholic National September 23, 1893. Oh, walang ganun. May mga marami silang quotations na nakalagay sa kanilang mga aklat, kung hanapan mo ng original, walang maipakita. Dahil may kadibate ako niyan, si Jimmy Ranisi, sabi niya, mga kaibigan, merong aklat, si James Cardinal Gibbons, napakalaki, hindi ko lang dala ngayon kasi napakalaki. Yung sinasabi nila, kaya nga walang nakalagay na page eh. Dahil pamphlet lang yun, no? Kung meron man pamphlet lang yun. Napakalaki daw, wala siyang dala. Eh, nung hinapan ko siya ngayon, wala siyang may pakita. Sinabi ko ngayon sa rebuttal ko. Wala siyang may pakita dahil gawa-gawa lang nila yan. Anong sabi niya? Kung may pakita ko ngayon sa'yo, sige, labas mo. Sinadya ko yun. Bakit? May nabitawan siyang salita na hindi niya dala dahil sa sobrang laki. Pero nung nag-rebut ako, sabi niya, kung maiharap ko sa iyo ngayon, sige, labas mo. Walang nailabas si Jimmy Ranises. Bakit? Nasinungaling kasi. Kapatid na ang ilito? Yes po. Ano po itong nakasulat, sir, sa The Catholic Mirror Official Publication of Cardinal James Gibbon, September 23, 1893? Ayun. The Catholic Mirror. Yung Catholic Mirror pala yun. Catholic National, so, sinabi ano ko. Ano po masatap nyo dito, sir? Ano? The Catholic Church, by virtue of her divine mission, changed the day from Saturday to Sunday. Ah, wala bro. Niribat yan ni Kaburnok. Kung i-search mo yan, meron akong episode yan eh. Episode na kanyang ginamit yung Catholic National. The Catholic Mirror. Wala sa original niya. Pinagpuputol-putol lang po yan. Actually, sa katanayan kapatid, wala ka may produce na original copy niyan. Sa totoo lang. Wala no? Aminin mo. Paano po, sir? Paano po pag may video po na naka-record sa YouTube? Hindi. Yung yung pag sinabing record sa YouTube, madali lang gawa ng ano yun. Yun talagang actual na na aklat. Aminin mo, wala kang kopya nun. Sir, pag ang nasa video po ay isa pong cardinal, isa pong pari po. Yung actor? Yung nagsasabi po dito sa question and answer, kasi dinugtong-dugtong po nila ito, sir, eh. Yung kanilang video. Yung actor nga, di ba? Sir? Yung actor na ginamit ni Dizon, Brother Wendell? Yes. Actor yon, hindi yon cardinal. Nagbihis lang yon, damit ng cardinal. Oh, sige po. Oh. Pero so, hindi yon totoo na obispo, ha? Isang actor lang yon na pinakilala nila na bishop. So, isang deception yan. Inamin nga ni Dizon yun, di ba? Na actor yun? Yes po, alam ko po, sir. Oo. So, pero sa katunayan po... Ito ba yun? Pakita ko lang. Ito ba yun? Yan ba yun? God? No. Yan ba yung... Jesus? People say Jesus. Yan ba yung video na yan? People say...
Well, it must have been the apostles. Yes, no, it wasn't the apostles. The Bible tells me and my friend, this is as plain as the nose on your face. When I go through Christ, it's going to come in his Catholic Church. Listen to this. These are... Yan. Yung lumabas. Yan yun. Yun, nagpakilala at ipinakilala yan ng mga Adventist na ayan. Si Vincent Morton ay obispo ng Katoliko. Oh, Vincent Morton, actor, Los Angeles, Comedian. Dressed in the robes of a bishop of the Roman Catholic Church. Actor. Hindi ba? Comedy actor. Okay po. Yan ba? Masyado mag-ano, Brad. Yan ba yung video sinasabi mo na nasa YouTube? Yes po. Sabi ko na nga ba, yan ay actor. Yes sir, ang gusto ko pong itanong sir, hindi yung actor po. Ang ano? Gusto ko pong itanong, yung binasa niya po tungkol sa isyo sa mga sulat po ng mga cardinals po. Ang sabi pa nga niya doon sa kanyang video po ng actor na yan po, ay meron po dyang question and answer portion dyan sa libro ng Roman Catholicism of Catholic Doctrine po, 1957 page 50, nagsasabi po dyan ang question, which is the Sabbath day? The answer is Saturday is the Sabbath day. Next question naman po dyan, why do we observe Sunday instead alam mo yun. Saturday? Yung ginamit na yan, Convert Catechism of Christian Doctrine ni Peter German, alam mo yan? Yan po ang binasa niya po. Pero alam mo ba yan? Nung talaga nakasulat yan, alam mo? O hindi mo alam? Yes po. Ano nakasulat dyan? Ano ang sentido na sinasabi sa page 50? Ano? Gagaya na sinabi ko po ay nakasulat po dyan ang question and answer po. Ano nga ang sentido nung sinasabi sa Peter German Convert Catechism of Catholic Doctrine? Ang center po dito sa pagkakaintindi ko po ay tungkol po sa Sabbath, the changing of the Sabbath to Sunday. Yun ang pagkaunawa mo. Itong part na to, binasa mo to? Saan po? Ba't hindi ito isinali sa mga quotation ng SDA? Substituted Sunday for Saturday. Okay po. Wala po ako tutol dyan because libro niyo po yan. Ang tanong ko lang po dyan sa... Hindi. Naunawaan mo ba itong linyang ito na hindi isinali sa quotation ng ginagamit ng SDA? Naunawaan ko po. Kasi ano ibig sabihin yan? Itong ipa... Okay. Ito po, sir. Ito po ay sinali po, hindi po ito isinali kasi po hindi naman po ito talagang supported sa Bible. Bakit? Eh kung mabasa kung supported sa Bible yan. Saan mababasa sir sa Bible, sa Old Testament and sa New Testament na si Jesus sinabi siya na gawing pakabanal. Hindi. Diyan ka nawala. Ito babasahin ko ha. Babasahin ko. By what authority did the church substitute Sunday for Saturday? Answer. The church substituted Sunday for Saturday. Ito yung bigyan din dito. By the plenitude of that divine power which Jesus Christ bestowed upon her. So, kaya pala may substitution na ginawa dahil sa divine power na ibinigay ni Kristo sa kanya. Biblical ba yan? Biblical yan. Babasahin ko ha. Babasahin niyo po. Mateo 18:18. Ito, sabi sa Mateo. Ito. Ayan. Tandaan ninyo, anumang ipagbawal ninyo dito sa lupa ay ipagbabawal sa langit.
at ang ipahintulot ninyo gaya ng substitution from Saturday to Sunday, at ang ipahintulot ninyo dito sa lupa ay ipahihintulot sa langit. Yang authority na yan, unang binigay kay Apostol Pedro, Mateo chapter 16 verse 19. Sabi niya, I will give you the keys, authority of the kingdom of heaven. And whatever you bind on earth will have already been bound in heaven. And whatever you loose on earth will have already been loosed in heaven. Yung authority na yan na nabigay kay Apostol Pedro, nabigay sa mga obispo, anuman, pag sinabing anuman, hindi mo na yan pwedeng letra po letrahin anuman, gaya ng sign of the cross, Sunday, Christmas, araw ng mga patay, Holy Week, Rosary, sir, imahe ng mga santo, sir, anuman, sir, yes. Excuse me po. Go ahead. Okay, thank you po, sir. Nirerespeto ko po kung ano po yung sagot ninyo. Ito po yung tanong ko, sir. Saan po sa binasa niyong talata na nawala at pinago ni Kristo yung Sabat? Na kung saan yung wala. Wala akong sinabing ganyan. Wala kaming walang sinabi doon sa Convert Catechism of Catholic Doctrine na may binago na araw si Kristo. Ang sinasabi doon, ang iglesia ay may divine power bestowed by Jesus Christ, kaya ginawa nila ang substitution na yon. Alam mo kung bakit? Kasi yung seventh day Sabbath hindi fit sa Christian yon. Bakit? Sir, dyan po. Ang kaya nga po, hinahanap ko po yung sinabi ni Kristo na binago niya po yung kautusan. Kasi malinaw naman po na nasa ikaapat na hanggang utos kung saan winala naman katulad. Pagbabago ng kautusan ang hinahanap mo? Yes po. Okay, babasahin ko Hebreo 7:11 hanggang 12. Huwag ka na magreklamo ha. Oh, Hebreo 7:11. Nagreklamo, sir. Ayun nga, babasa ako. Sabi ko, huwag ka na magreklamo. Kasi pag nagbasa ako talata, rereklamo ka ito. 7:11 hanggang 12. Sabi dito ganito, alam natin na ang kautosang ibinigay ng Diyos sa mga Hudyo ay batay sa pagkapari na nanggaling sa lahi ni Levi. Kung makakamtan sa pamamagitan ng mga ginagawa ng mga paring ito ang pagiging matuwid, hindi na sana kakailanganin pa ang ibang pari na katulad ng pagkapari ni Melchizedek na iba sa pagkapari ni Aaron. At kung papalitan ang pagkapari, kailangan ding palitan ang kautusan. Ngayon, tanong, napalitan ba ang pagkapari? Tuloy, sa 13, ang ating Panginoong Hesus na siyang tinutukoy na ipinalit sa mga pari ay kabilang sa ibang lahi, ay pinalitan na pala ni Kristo ang unang pari. Ano nga pag may pagpapalit na mangyari? Kung papalitan ng pagkapari, kailangan ding palitan ng kautusan. Sang-ayon ka ba dyan o tutol ka? Ngayon po ako, sir. Ayun, thank you. Sumang-ayon ka naman pala eh. Sumang-ayon ako dyan po, sir, kasi yan ang sabi ng Bible. Oh, yes. Hindi po ako ayon sa pagkaunawa niyo po kasi nag-aaral po ako. Okay po, sir, ha? Sige, go ahead. Po ako ng contextual sa Bible. Nag-aaral po ako ng context. Kung ano ang setting, ano pong nangyayari, sino pong pinagsasabihan dyan, anong klase ng mga tao po yan. Oh, yes. Sige. So, nagrespeto po ako kung anong sagot ninyo. Mm. Ang tanong lang po ako ito. Yes, go ahead. Sir, kasi wala kang mababasa na mismo si Kristo ay nagsabi na binago niya ang kautusan. Kasi mababasa ko naman. Ay, hindi, sa bro. Biblia, mababasa ko sa Biblia. Mali ka. 5, sige. Papuntang 19, hindi papalitan ang kautusan. Ngayon, susubukin ko yung sinasabi mo ngayon na Mateo 5:17. Payag ka ikaw, subukin ko dyan. Kung tama ba o nawa mo. Subukin po. Sige, payag po. Payag ka? Sige. Ano kung... Sige, babate. Sige. Yan. Subukin ko yung nalalaman mo sa konteksto. 5:17 ni Mateo, sabi ni Kristo,
Huwag ninyong akalaing naparito ako upang ipawalang bisa ang kautusan at ang mga propeta. Naparito ako hindi upang ipawalang bisa ang mga yun, kundi upang tuparin. Tanong ko sa iyo, alin ang kautusang tinutukoy ni Kristo na kanyang tutuparin? Hello po. Sige, tagutin mo yung tanong ko. Subukin ko yung nalalaman mong sabi mo, nag-aral ka ng contextual. Subukin ko yan ngayon. Sabi ni Kristo dito, huwag ninyong akalain na parito ako upang ipawalang bisa ang kautusan at ang mga propeta. Naparito ako hindi upang ipawalang bisa ang mga yun, kundi upang tuparin. Tanong, anong kautusan ang tinutukoy ni Kristo na kanyang kailangan tuparin? Yun pong misyon niya po na siya ay magpakamatay. Ang kautusan po na tinutukoy dyan, sir, ay yung mga kautusan na yung mga ceremonial laws. Ceremonial laws ang tinutukoy niya dito, ang kautusan kanya tutuparin. Okay. At dahil ceremonial laws, so tanggap mo hindi yan ang Ten Commandments. Kasama po ang Ten Commandments, sir. Okay, salamat. Eh, sinabi mong kasama. Babasahin ko naman ngayon ito sinasabi ngayon sa Efeso 2.15. Sabi sa Efeso 2.14 tayo magsimula. Sapagkat si Kristo mismo ang nagbigay sa atin ng kapayapaan dahil pinag-isa niya ang mga Hudyo at ang mga Hintil. Sa pamamagitan ng kanyang katawan, giniba niya ang pader ng alita na naghihiwalay sa atin. Pinawalang bisa niya ang kautusan kasama ang mga utos at mga alintuntunin nito upang mula sa dalawang lahi ay makalikha siya ng isang bagong bayan na nakipag-isa sa kanya at sa gayon ay magkaroon ng kapayapaan. Tanggap mo ba ito? Tanggap po. Yes. Ngayon, tanong, ano ngayon ang kautusang giniba niya dyan? Yung ceremonial po. Yan nga po ang ibig sabihin po ng pinako ni Kristo sa cross po. Okay, ceremonial law. Okay, ceremonial law. Yung Seventh-day Sabbath, hindi ba kasali rito? Hindi po yan ceremonial law po kasi ang akin talaga po pagkaunawa sa ikapitong araw ng isang linggo po ay ang Sabado po ay iba. Ang ceremonial laws po sa ayon sa Biblia, yung mga tung sa Bisaya pa paghalad-halad ng mga tao, yung pag-aalay nila po ng mga every feast. So alam po natin yan na sila po ay nagkakaroon ng pag-aalay. Okay. Sa bawat salamat. Susundan naman kita ngayon. Pero dahil Ten Commandments. Okay. Na tinako sa cross. Eh tinatanggap ko ngayon, sinabi mo yan ngayon, tinatanggap ko na ceremonial law. Sundan ko naman ng another naman na talata. Dahil ceremonial law pala ang tinanggal niya, sabi mo. Ayon dito sa Levitico 11:7 hanggang 8. And the pig may not be eaten, for though it has split hooves, it does not chew the cud. You may not eat the meat of these animals or touch their carcass, their dead bodies. They are ceremonially unclean for you. Tanggap mo ba na isa sa ceremonial law yung Levitico 11:7 hanggang 8? Hindi ko po nabasa sa aking Bible. Hindi ko tinatanong kung nabasa mo ba sa Bible mo yan. Tanong ko sa iyo, tanggap mo ba? Baka po dinadagdagan lang po yan, sir. Tanggap mo ba na ano na sabi diyan, they are ceremonially unclean for you? Hindi ko po tanggap yan, sir, kasi sabi ko ang marumi ay hindi kailanman. Kasi Ito po sir ha. Okay. Ako po kasi bilang isang taong nag-aaral po sa salita ng Diyos, sir. Kahit nga po sasabihin ng iba na ito ang tama, pag-aaralan ko po yan ng pag-aaralan, sir, kung totoo po ba. Respetuhin ko po yung sasabihin niya. Pero po, hindi ko po maaaring magiging oo lang ng oo po kung meron po akong pinagbabasihan ng aking pangunawa. Ngayon. Kasi, ito po sir, sa aking pagbasa ng Leviticus, hindi ko po nabasa na merong ceremonial sabi ng Panginoon. Siya mismo ang nag-utos na ito ang dapat at hindi dapat kainin. Okay? Okay. Tanungin kita. Pinagdagan nyo po. May...
May lilinawin lang ako, kapatid. Isa ka bang kaanib sa Seventh-day Adventist Church? Sir, yes, sir. Okay. Thank you at inamin mo na ikaw ay... Gusto ko lang kasi magibigyan nino kasi hindi lang kasi Seventh-day Adventist Church ang nagtuturo about Seventh-day Sabbath. So may lilinawin naman ako sa iyo. Maganda to. Naging talakayan ng gabi natin ito. Okay, no? So may babasahin ako dito galing sa aklat ni Mark Finley. Kilala mo si Mark Finley? Yes po. Ayan, okay. Sabi ni Mark Finley sa kanyang aklat na Almost Forgotten Day, sa page 18, sabi niya ganito. Sabi niya, John suggests that there was a special day the disciples worship on during the first century. It was called the Lord's Day. Tama ba? Hindi ko pa po nabasa ang page na yan po. Hindi mo nabasa, pero tama ba ang sinasabi na ang mga Kristiyano sa first century, ang kanilang special na araw sa pagsamba ay tinatawag na Lord's Day? Tanggap mo ba yan o hindi? I-check ko po, pero sa... Sa... Sagutin ko ayon sa na present yun po sa sulat. Naniniwala po ako kung totoo man yan na sulat ni Pastor Mark Finley po na yan ang sulat niya. Naniniwala po ako na ang Lord's Day ay hindi po Sabbath Day. Iba ang Lord's Day at Sabbath Day po ayon sa Biblia. Wow! Thank you! Thank you! Ayan ang gusto ko sa iyo. Iba ang Lord's Day sa Revelation 1:10 sa Sabat. Gusto ko 'yan. Proven talaga 'yan. Sabi nga ni Bishop Ignatius of Antioch sa kanyang sulat sa Smyrna, sabi niya, "Christians have no longer observing the Sabbath but living in the accordance of the Lord's Day." So tama ka. Tama ka, dalawa 'yan. Please sir, sa Jando, explain niyo po sa akin sa Greek yung present nyo po na sabi ni Mark Finley po na sabi ni Kristo, magbigay po kayo ng support na talata na sinabi ni Kristo na ang Lord's Day ay Sabbath Day. Hindi, wala. Actually, ang SD yung gumawa niyan, bro. Bro, ang SD yung gumawa niyan. Wag mong ibintang sa akin dahil ang SD yung gumawa niyan. Si Blanco yung gumawa ng SDA Bible na The Clear Word. Huwag mo ibintang sa akin na ako ang hanap ang ebidensya. Si Blanco ang gumawa niya, minaniobra niya yung Biblia. Pakita ko sa iyo, minani. Ako sabi sir na binintangan, nagbintang po ako sa inyo, sir. Hindi. Kayo lang po kasi ako yung tinatanong mo eh. Di mo dapat itanong sa akin yan dahil ang gumawa ng bagay na yan ay si Blanco. Sabi ni Blanco sa... Ito. Pakita ko sa iyo, ayan. The Clear Word ni Jack J. Blanco. Kahit isearch mo si Jack J. Blanco, Seventh-day Adventist Evangelist ito. Sa Revelation chapter 1 verse 10, kung saan Lord's Day ang nakalagay, supposedly Lord's Day, ang ginawa niya, "On the Sabbath of the Lord, I went to the island's rocky shore to worship." Yan ha? So, yan. Actually, sumang-ayon ako sa tindig mo na iba ang Lord's Day, iba ang Sabbath. Pero ang ginawa ng SDA Evangelist na si Jack Blanco, ang Lord's Day sa Revelation chapter 1 verse 10, pinalitan niya ng Sabbath para ipalitaw na Sabbath yan. Kasi kapag SDA na nagsabi ng term Sabbath, it is referring to Saturday. Para ma-refer to Saturday, ang Revelation chapter 1 verse 10, ginawa niyang Sabbath instead of Lord's Day. At sang-ayon ako dun sa stand mo na iba ang Lord's Day, iba ang Sabbath Day. Ano nga yung problema mo doon? Sumang-ayon naman ako sa stand mo. Tama yun, yes, kasi sir. Ang Lord's Day, Domingo yun. Sangayon ka, Domingo ang Lord's Day? Yes, hello, sir. Sangayon ka ba na Domingo ang Lord's Day? Hindi ko po masasabi ngayon, sir, kung kasangayunan ko po yan o hindi. Sige. Lang po kasi tanong, sir, Kukuha mo lang ako na referensya. Para... Napunta pa. Kukuha mo lang ako na referensya, bro. Wait lang. Kukuha mo lang ako ng referensya para meron akong may pabaon sa iyo bago ka matulog mamayang gabi. Eto.
The World Book Encyclopedia sa article SO2SU page 423, Sunday is the first day of the week among Christian peoples. It is the day set aside for rest and for worship of God. The French call Sunday Dimanche. The Spanish call it Domingo, and the Italians call it Domenica. These three names all come from the Latin words Jes Dominica, which means the Lord's Day. Nagdagan ko pa ng isa. The Encyclopedia Americana, volume 26, page 21. In the early church, the term that gradually gained widest acceptance was the Lord's Day, an expression used in the New Testament, Revelation chapter 1, verse 10. Its Latin form, Dies Dominica, survives in modern French, Dimanche, Spanish, Domingo, and Italian, Domenica. Yan ah, Domingo siya. Oh. And then sa Bibliang Kastila, kasi Spanish daw nun is Domingo, silipin naman natin yung Bibliang Kastila, ano? Sa Revelation chapter 1 verse 10 sa Biblia na Tradusyon en Lenguaje Actual, ganito ang ating mabasa sa Apocalipsis 1:10. Pero on Domingo, pwede bajo el poder del Espiritu Santo. So maliwanag na sinasabi na yung encyclopedia at ng Biblia na ang Lord's Day is Domingo. Sabi ni Pastor Mark Finley, John suggests that there was a special day the disciples worship on during the first century. It was called the Lord's Day. Sir, thank you sir ha. Thank you. I appreciate of what you are doing now. Thank you so much. But ang akong nga gusto sir, ang akong nga gusto, ang gusto ko pong sanang sagutin niyo po kung meron po kayong mabasa sa Biblia. Wala po akong pakialam ng mga Adventist na writers na yan kung mali naman ang kanilang tindig doon sa pinaniniwalaan ko pong nasa Biblia po. Ang tanong ko po sa inyo, Pati Sir, huwag niyo po akong basahan ng encyclopedia. Basahan niyo po ako ng Biblia. Teka, bro, ba't mo kinokontrol yung pagbabasa ko? Sorry po. Okay. So, ang akin lang pong gusto kasi, sir, na kung gusto niyo na ipaliwanag yung ano, yung katotohanan po, sana po ay mapagbigyan niyo po ako na basahin niyo po sa Biblia na ang Sabat, kung saan ang Sabado, ang kapitong araw sa liman, naging Sunday na po ang first day of the week. Legendo. Ayun sa... Okay, Brother Wendell. Brother Wendell. Mabuti siguro na i-schedule natin ito. Na yes. Talakayan. Oh, talakayan. Schedule natin, bro. Bro, Angelito Narvey, meron ka bang Facebook, bro? Yes, sir. Dyan daw. Yes, pwede ko maano para ma-contact kita for a day of talakayan, a night of talakayan. Ano nyo gusto sa punto-punto nyo? Gusto talakayan? Yes po, anywhere po. Okay sa, po. Pag sa punto-punto ka magkipagtalakayan bro, maraming manunood sa'yo, aabangan ng karamihan yan. Okay, so kukunin ko muna yung ano mo bro, kung okay lang sa'yo yung Facebook mo para kontakin kita for schedule sa talakayan. Baka wala ka bukas eh. So, pwede ko ba malaman ang Facebook name mo para doon kita kontakin? Yan po, ang Angelito Narvey po. Baka available siya bukas, Brad Jando, siya ipagbigyan natin. Bukas, Sabado? Meron yata bukas. Meron bukas, bro, si Brother Junre. Ah, okay. Si Brother Junre, kalaban niya, Pastor, at ang topic nila is patutunayan doon ng Pastor na ang Trinity ay sa demonyo. Ang doctrine Trinity is demonyo. Sa Sunday. Sunday, late ako niyan makapasok kasi... May online mass pa, tapos may hapunan pa, makapasok ko niya mga alas 9 na. Ano po ang gagawin po, sir, sa talakayan po? Sa, ganito lang, 5 minutes na banatan. Papahayag ka ng 5 minutes, tapos tatanungin ka 5 minutes, tapos magre-rebat yung side namin 5 minutes, tapos tatanungin mo naman ng 5 minutes, tapos papahayag ka naman ng 5 minutes, tapos tatanungin ka naman ng 5 minutes, ganun. Okay sa'yo, 5 minutes ba natin? Yes. Sa Lunes na lang. Lunes ng gabi? Opo. Lunes ng gabi. Payag ka doon, Brother Angelito, Monday night? Anong oras po?
dito alas sa Pilipinas po? Alas 8 ng gabi. Alas 8 ng gabi. Monday night, payag ka? Wala po kayong ibang schedule na... Wala. Actually, Monday night, wala kaming live. Day off kami ng Monday night. Pero kung papayag ka, Monday night talaga yan. Ikaw lang yung aming priority. So, kung Monday night, okay lang po mag-request, sir, dyan doon. Na ano? Alas 7 po. Alas 7 po. Alas 7? Hanggang alas 10 kami. Okay sa'yo? Alas 10 ng gabi po. Oh, hanggang alas 10 ng gabi. 7 to 10. Payag ka. Sige po. Sige, okay, no? So, nag-friend request na ako sa ikaw tong ano, yung naka-amir ka na sa parang pathway? Yes po. Okay, nag-friend request na ako sa iyo, accept mo na lang para, kasi naka-private yung account ko, hindi mo kumano pag hindi ka nag-accept. Okay, thank you brother Angelito, dahil alas 10 na po ng gabi, nakalimutan ko, alas 10 na po ng gabi. Pasensya na po sa mga hindi nakapagtanong, Ronila Reyes, at saka Sister Ayon. Dahil priority ko po yung ating bisita, minsan ito makapasok, ibibigyan na lang natin. Okay, Monday night, talakayan, no? So, abangan nyo po yan. Ano pong tema, sir? Ang topic po natin, sir? Anong gusto mong, nasa iyo ano, ang pagpapasya, anong gusto mong talakayin, ano? Gusto ko po, ito pong proposal ko, kung okay po sa inyo, sir, okay. Kung okay po sa inyo itong proposal ko, sir, patutunayan ko po, na Sabado ang ikapitong araw ng isang linggo or Saturday, the seventh day of the week, and inisya para sa tanan ng mga para sa tao. Teka. Pareparensa. Wala kaming total bro na ang seventh day of the week Saturday. So ano ba talaga ang specific main issue mo kung bakit mo napili yan? Anong main issue dyan? Patutunayan mo na ang Saturday ay Sabat ng mga Christian? Sabat. Ang Saturday ay Sabat para sa tao, sir. Hindi. Sabat para sa tao? Saturday sa... Dapat specific Christian. Bro, wag mong sabihin na Sabat para sa tao. Kasi mga Israelita, tao yun eh. Dapat specific mo, Christian, kasi Christian ka, Christian tayo. Christian ako, di naman tayo Israelita dito. So, pag sinabi tao, idadami mo yung Israelita. Specific tayo sa Christian. Kapatid, kung hindi mo alam, dati rin akong Seventh Day Adventist Evangelist at dinibati ko yan si Wendell nung ako SDA pa. Kaya alam ko kung ba't mo ilalagay yung terminong tao. Alam ko ang reason behind, bakit tao ilalagay mo. Kaya payo ko lang, wag mo ilagay yung terminong tao. So, ano pong gusto niyo, sir? Christian, dapat. Mayaga. So, kasi nakikita ko po, kapag Christian po, sir, hindi po siya specific, sir, eh. Hindi, specific siya kasi Christian ka, Christian ako. Oh. Specific siya, bro. Christian kasi ka, Christian ako. Hindi natin idamay yung Israelita. Judaism sila, eh. Sir. Naniniwala po ako, sir, na ang Sabat ay hindi lang para sa Christian lamang dito sa atin, kundi para sa lahat po. Ay, bro. Mapa-Christian ka man, wala, hindi po. Wala kaming total, bro. Wala kaming total na ang Saturday, Sabat sa Israelita. Wala kaming total doon. Dahil kami, ni Brother Wendy, wala kaming total doon. Ang mga Katoliko, wala kaming total doon. Hindi, biblical naman talaga yon. Pero dito tayo sa makakatutol kami. Patunayan mo na ang Saturday ay Sabat sa mga Christian. Tututulan namin yan. Pag sinabi mong lahat tao, damay sa rita, walang debate kasi... Okay, siguro, tayo ang magtindig, siya ang magtanong na ang Sunday ay araw na pahinga ng mga Kristiyano. Payag ka doon, brother. Kami ang mapapatunay that Sunday is the Sabbath for Christian. Sir, ganito po. Ano? Kung kayo po ang magpapatunay na Sunday is the Sabbath day for Christians, Sabbath day for Christians. So ako po yung magtatanong, ako po yung negative. Tama po ba, sir? Yes, negative ka. So
Marami po kasing Sabbath, sir, eh, na sabi ng sa Biblia po. Sunday po sa Sunday lang, Sunday. Sunday. Specifically Sunday. Wag mo idamay yung ano, yung monthly Sabbath at yearly Sabbath. Wag mo idamay 'yon. Dito tayo sa ano, sa Sunday. Ah, sige po, sir. It chat ko na lang po sa inyo, mag-chat na lang po, siguro mag-message ko po ako sa inyo, sir, kung ano po yung specific na topic po na gusto niyong tindigan po, at ako po yung magtatanong, sir. Ah, wala, sige, ganito na lang. I-chat mo sa akin, huwag mong patagalan, bro, kasi i-advertise ko pa yan. Monday night, dapat maka-ano ka na sa akin para bukas ng gabi mailabas ko na yung topic mo para yung mga tao alam na nila na may schedule ka at yan ang topic mo. Hindi ako sa iyo, 1,000 manunood sa iyo. 1,000 to 6,000. Yan. Kapatid, okay ka doon? Huwag mong patagalan, ha? Sige, sir, i-message ko lang po kayo, sir, dyan do. Tapos, siguro, kung pwede po, babasahin ko po yung proposal po ninyo rin po na tungkol po sa Sunday po. At bigay po ako ng response po kung ano po yung i-response ko po sa inyo. Kasi maggabi na po ngayon, sir. Mm-mm. At ano na po sila. Lagpas na nga kasama. Kami. Lagpas na nga kami. Sorry po. Oh. Sige bro, mag-contact na lang tayo, bro, at para magka-finalize tayo para ma-announce ko na ng maaga. Okay, thank you, Brother Angelito. Na taga saan ka, bro? Taga? Dito po ako ngayon sa Bacolod, sir, pero taga Oriental po ako sa Vallehermoso po. Okay. Thank you, Brother Angelito. Maraming salamat sa iyo at abangan namin ang muling pagbabalik mo. Okay, at invited ka po lagi kung gusto mo. Ang aming programa is Tuesday hanggang Sunday. Monday night, day off kami, pero ngayong Monday, ikaw focus namin. So pwede ka babalik para gabi-gabi ka magipagsubukan. Okay po yun. Okay na okay po yun. Okay? Thank you. At maraming salamat po sa inyo, Ate Ayon. Pasensya na po, Ate Ayon, na dahil wala tayong oras, eh.